What projects are currently busy with? Sa ngayon, marami akong pinagkakabalahan. Gaya ng Pusoy, Tokids, Arapros. Hindi, biro lang. Sa ngayon, medyo busy sa gig hanggang January. May skill na ako. Kaya marami salamat. Bukod doon, tinaayos ko na yung mga songs ng Crazy As Pinoy. At the same time, ginagawa ko din yung mga songs para naman sa solo album ko. At meron pa, excited na ako dito. Isa ako sa mga maswerteng MC na napabilang sa isang prestigious compilation album na pinamagatang Homegrown. Homegrown? Oo, kasama ko din yung mga idols. Andun si Conflict ng Detre. Andun din ang Apoka. Andun si Looney. Sino ba ba? Schizophrenia. Andun din si Clumsy, si Smuglass, si Papa Abra, at marami pang iba. Abangan nyo yan, ha? Second question. How did you get started in hip-hop? Nag-start ako sa hip-hop lately lang. Siguro, mag-iisang kalahating dekada na. Way back 1996, nagre-record kami nun sa tape deck pa. Pag nagkamali yung isa, balik ulit sa umpisa. Tapos walang edit-edit. Tsaka original lahat ng beat. Wala pang mga download. Tapos kami pa nakikisuyo nun. Sa mga party, kami pa nagbabayad ng entrance. So kaya nagbebenta kami ng ticket para makapag-rap lang sa mga events. Tapos nalala ko na. Tambay sa mall, kulitan, moro-moro sa mga pangkista. Hindi ganun kalakas ang hip-hop nun. Pero may pagkakaisa. Mas maganda yan. Third question. Who would you say are the innovators locally? Marami eh. Si Andrew E., si Denmark, si Glock. At syempre, yung pinagkakuntaan ko ng loob. Kung ano man yung narating ko sa pagiging MC ko, walang iba kundi si Kuya Rico o yung mas kilala natin sa tawag na Master Rapper Francis Magalaga. Dati gusto ko lang silang makita, pag ganun, tapos di ko akalain makasama ko sila, tapos makakatrabaho pa. Siyempre, para sa akin, iba yon. At saka si Kuya Rico yung nag-produce ng compilation album na Republic of the Philippines Volume 1 and 2. Mga kanta namin doon, yung Panaginip, tapos yung Crazy Dance, tsaka yung Kuwad. Yun. Nalala ko talaga si Kuya Rico. Makakamiss. Sir Francis, rest in peace. Fourth question, what are the changes you'd like to see in hip-hop? Pagbabago sa hip-hop, gusto ko yung damit, fit na fit na lahat. Tapos takamalaw ko, kaya yung salakot yung cup. Hindi, biro lang. Kung meron man akong gustong pagbabagong maganap, siguro sana mag-aisa na lahat ng hip-hop. Maganda ka niya. Pagbabago. Fifth question. What makes Filipino hip-hop unique? Unang-una, maraming estilo, maraming lingwahe. Sa isang verse pa lang ng rap, marami ka nang masasabi, tapos may papaliwanag mo ng mabuti. Kahit underground, pinapakinggan. Sabihin mo gusto mong sabihin, may kalayaan. As in malaya. Sa ngayon, hindi ko lang alam sa mga susunod na panahon. Yun. Last question. Any inputs you want to share with us? Marami din eh. Sa tungkol sa mga gigs ko, ayan, sa mga albums or upcoming videos. Para ma-update ko sila, subscribe sila po kayo sa Basilio, Crazy As Pinoy. Ayun, para dun sa mga gigs ko, nationwide naman yon. Baka malapit kayo dun, so kita-kits tayo dun. Tapos,
Bago matapos yung usapan natin, gusto kong magpasalamat sa lahat ng mga taong tumutulong, sumusuporta at naniniwala sa kayang ko. Maraming salamat sa mainit na pagtanggap. Tapos kay Sir Enigma tsaka sa mga Flip Top MCs, maraming salamat. Tapos sa mga taong tumulong, maraming salamat. Sa mga taong tumulong, sa mga taong tumutulong at sa mga taong tutulong, maraming salamat sa inyong lahat. At kayo ang dahilan kaya ako bumalik. At saka bilang gante, gagawa pa ako ng mga kantang makakapagpasaya at saka makakapagpamulat. At ganoon sa gustong magkaroon ng Basilio shirt o shirt ng Crazy Family Clothing Company, PM nyo lang ako kaya si Crazy Mix. Ayun, tapos ano pa ba? Ayun, basta sa dami kong gustong pasalamatan, hindi ko na maisa-isa. Basta alam niyo naman lahat 'yon kung sino-sino kayo. Maraming salamat sa inyo sa pagbubukas niyo ng pintuan sa akin para makabalik-uli ako sa industriya. Muli, maraming salamat. Mabuhay tayong lahat. Maraming salamat. Thank you very much, Sir Basilio.